Bakit nga ba takot ang mga ahas sa mga pusa? Hi guys! Welcome sa ating channel at ngayon ay pag-uusapan natin kung bakit takot ang mga ahas sa mga pusa. Dito lang yan sa Ron's TV. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay inaanyayahan kitang mag-subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell upang maging updated ka sa mga susunod pa nating i-upload mga videos. Bakit takot ang ahas sa mga pusa? Dahil ba magaling ito manguha ng ulam? Oo, ulam ko yan, bitawan. Oo. O dahil magaling ito mangasa. Wala sa mga nabanggit. Kaya takot ang mga ahas sa mga pusa dahil ang mga pusa ay may matatalim na kuko na ginagamit nila pag sila ay aatake. Ito ay kaya nilang itago at kaya nilang ilabas sa pamamagitan ng pagkontrol ng flexor tendons at ng elastic ligaments. At meron itong matatalim na ngipin na may bite force na 70 pounds per square inch na kayang sumugat o tumagos sa balat ng mga ahas. At ang mga mata ng pusa ay kayang mag-focus sa isang bagay. Oras na titigin niyang isang bagay ay nagbibigay ang mga mata niya na signal sa brain visual cortex upang malaman niya ang pattern ng paggalaw ng isang bagay. Kaya kahit ito ay napakabilis, ay nagagawa niya itong sundan at dakmain. Isama pa natin ang liksi ng katawan ng mga pusa at pagiging flexible nito. Kaya oras na makasalubong ng ahas ang pusa ay natatakot ang ahas at nagtatago. Dahil sa alam niyang wala siyang laban sa pusa. Ang mga ahas ay kilalang mapanganib na hayop dahil sa malalakas na kamandag nilang taglay. Kahit ang leon na tinaguri ang hari ng kagubatan ay namamatay pag ito ay nakagat ng ahas. Bukod pa sa malakas na kamandag ng ahas ay malakas itong lumingkis. Ang paglingkis ng ahas ay may lakas na 8 pounds per square inch. Oras na ang isang hayop ay malingkis nito, hindi ito nakakawala. Kaya naman, nakakabilib na malaman natin na ang isang makamandag at nakakatakot na hayop ay natatakot sa mga alaga nating pusa. Oras na makita ng pusa ang ahas, ito ay lalapitan niya upang atakihin. At ang gagawin ng ahas ay iiwas hanggat kaya niya. Pero oras na makornar siya ng pusa, ay gagawa ito ng paraan para sindakin ang pusa. Ang mga pusa ay kayang basahin ang galaw ng mga ahas, kung saan direksyon ito patungo upang umatake. Kaya nagagawa ng pusa na ilagan at i-block ang atake ng mga ahas. At hindi lang basta pag-block ng pusa ang pagtapik sa ulo ng ahas, dahil may kasama yung matatalim na kuko na sumusugat sa ulo ng ahas, na nagbibigay sa ahas ng kahinaan at pagkahilo. At pag ang ahas ay nahilo at nangihina, ay susunggaban naman ito ng pusa para kagatin sa ulo. Sa ganitong paraan, ang ahas ay lalong mawawalan ng kakayahang lumaban sa pusa, hanggang sa ang ahas ay dahan-dahang mamatay. Pag namatay ang ahas, minsan ay kinakain ito ng pusa o minsan ay ginagawa niya itong laruan. Kaya kung ikaw ay may alagang pusa, ay masasabi nating swerte ka. Dahil alam natin na pinoprotektahan ka niyan sa mga masasamang elemento at sa mga masasamang hayop na gustong manakit sa'yo. Ang pusa ay hindi takot sa ahas, pero takot ito sa pipino. Oras na lagyan mo ito ng pipino sa likuran at mapansin niyang pipino ay napapatalo ng pusa. Simbolo ito ng pagiging alerto ng mga pusa, na kahit sila ay nakatalikod ay magagawa pa rin nilang umilag kung may maramdaman silang panganib sa likuran nila. Salamat sa inyong panonood. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod na videos. Salamat!